Hi guys! Good afternoon at welcome sa ating vlog again. So today is May 10, kakatapos lang ng election kahapon. So ayan po, andito po tayo sa siyudad ng Mandaluyong upang ibigay sa inyo ang update after election, ganyan, dito sa Old Zaniga. Walk-walk lang tayo mga sis. So I think lahat ng mga campaign paraphernalia ay tinatanggal na ngayon dahil tapos na ang election. At sa mga nanalo, congratulations. Naway pagsilbihan nyo ng matapat at buong puso ang sambayan ng Pilipino. Kamusta po kayong lahat dyan, lalo na sa mga nasa abroad, sa mga OFW. Kamusta kayong lahat? Itong kahabaan na ito ay ang Policarpio. Tuwing Disyembre, talagang napupuno talaga ito ng palamuti ng Christmas lights. So ito po yung kahabaan na yon. Isang mahaba siyang ganyan. Maraming nagbebenta naman kung ano-ano mga Christmas tree, Christmas gift, Santa Claus dito pag Christmas. Pero ngayon ay naglalakad tayo papunta sa ating destinasyon. Medyo ingal tayo today. Pero masaya po ako na naglalakad ngayon dito sa Policarpio Street sa may barangay New Zaniga. Ayan. Shout out sa mga new subscribers ko dito sa YouTube. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Hesukristo. Lagi tayong bigyan ng proteksyon sa anumang sakit, sa anumang sakuna, sa anumang hindi maganda na pwede mangyari sa atin sa araw-araw. So, ito po yung Policarpio, no? Sa Pasko balik tayo dito. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ito po ay kahabaan ng P-Cruz. Ayan. Ang ating destination ngayon ay papunta sa Acacia Lane. Dahil ako po ay uuwi na sa aking tahanan. Mga kapatid, nanalo po si Bongbong Marcos sa pagkapresidente. Pasensya na kayo ha. Ito ay usapang politikal lang, no? Ibinoto ko siya. Binase ko yung vote ko sa interviews niya, sa plataforma niya, sa track record niya, ang vision niya sa Pilipinas pag siya na ang nakaupo. So yun yung mga categories na tiningnan ko bago ako magsuporta ng kandidato.
Grabe yung araw ngayon, ang init ha. Sobrang init, mga sis. Ganda kasi dito, may kapilya. Ayan.
alam nyo, dito sa Mandaluyong, may mga projects ang mga TOCA o government unit ng mga pabahay. Ayan o. So, sila yung mga victim ng nasunog. Ayan. Binibigyan sila ng ano, ng sarila nilang bahay, lupa. Ganyan ang eksena dito sa Mandaluyong. Binibigyan sila ng pabahay. Pero yung bahay, ano kasi, hindi kasi libre yun. Binabayaran yun, syempre, kasi galing yun sa Mandaluyong Fund. So, binibili nila yung mga private property. Then, ina-award yung rights sa mga naapektuhan ng nasunugan, ganyan. In return, syempre, paunti-unti, hindi naman siya ganun kamahal talaga yung monthly na kailangan mong bayaran sa gobyerno. Kasi parang return and exchange lang yan. Ayan sila. Ayan o. Wala dyan, hanggang sa dulo. Daming air na ha. Ito ang Acacia Lane. Ayan. Kaya siya Acacia Lane kasi maraming puno ng acacia. Hanggang dito na lamang po ang ating walk tour. Maraming salamat sa panonood. Kung bago pa sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-like and subscribe and mag-comment kung saan nyo po ako gustong maglakad ulit. Maraming salamat at God bless. Thank you!